umanganak ako, tumaas po yung BP ko, lumuluwa yung mata ko, yung buho ko sobrang dami ng nalalagas, hirap ako makatulog, yung tibok ng puso ko sobrang bilis. Ang una po nating sharer, ito isa ko sa mga favorite, itong si ating sharer na to, grabe po ang kanyang self-testimony. Witness po ako kung paano ito nangyari. Pakinggan po natin, palakpakan po natin, si Miss Alyza Rehino. Wonderful morning po sa ating lahat. Ako nga po pala si Alyza Villalba Rehino from Quezon City. 31 years old po. So, dati po ako empleyado. Factory worker po ako sa Rosario, Cavite. 5 years po ako doon na nagtatrabaho. 18 years old pa lang po ako niya nung ma-regular na ako sa kumpanya kasi maaga po akong maghanap buhay kasi hindi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko ng kolehiyo. So, kaya yun. Maaga po akong na-regular. And then, 22 years old naman po ako na nung makapag-asawa ako. Nag-start po yung health problem ko nung manganak ako. Kasi po nung manganak ako, tumaas po yung BP ko. So yun, hanggang sa lumabas na ako ng hospital, mataas pa rin yung BP ko. So pinag-maintain po ako ng gamot para sa hypertension. Eh, nung time na po yun, kasi bata pa ako, takot pa ako uminom ng mga gamot-gamot. Kaya yun, pero no choice ako kasi kailangan ko uminom kasi mataas yung BP ko. Next, na-share po sa akin ang Health World Green Barley ng katrabaho ko, pagbalik ko sa trabaho. Kasi nalaman niya na, yun nga, na mataas yung BP ko, nag-maintain ako. So, niya sa akin ngayon si Green Barley. So, hindi ako nagdalawang isip na itry. Kasi bakit? Kailangan ko eh. Pero kung hindi ko kailangan ng Green Barley, baka nireject ko siya. Baka tinawanan ko lang siya. Tama, kasi yung iba ganun eh. Kapag alam nila na, ay, wala yan, baka pagkakataas. Usually, ganun ang iniisip eh. Pero ako kasi, yung mindset ko is matulungan yung sakit ko. Ma-address agad. Ayoko mag-maintain. May isap agad yung maintenance. So, yun. Madaling salita, nag-try ako. 4 bottles yung unang sinubukan ko nun kasi for 1 month. Kasi wala akong pera nung pambili eh. Magkano lang ang sahod ko nun? 315 lang ako per day. So, magkano ang green barley? 275. So, ayun. Hindi ko talaga kayang imente. Pero nung naubos ko yung 4 bottles na yon, nung ininom ko yon, na normal yung BP ko. Na-stop din yung maintenance ko. Kasi nung time na iniinom ko siya, si Green Barley, everyday, pumupunta ako sa clinic ng company namin para magpa-check ng blood pressure. So 1 month yon na ganun yung ginawa ko. So hanggang sa nag-decide yung doktor sa clinic namin na sige, i-stop mo na yung maintenance mo. So yun po yung unang-unang natulungan sa akin ng Green Barley. Pero after ilang months po kasi, nagkaroon naman ako ng hyperthyroid. So yun, napansin nyo ng mga katrabaho ko na lumuluwa yung mata ko. Tapos ramdam ko sa sarili ko na yung buho ko sobrang dami ng nalalagas, tapos hirap ako makatulog, yung menstruation ko hindi rin normal, tapos humayat po talaga ako nun. Tapos yung tibok ng puso ko sobrang bilis. Ayun, yun po yung mga naramdaman ko nun. Pero, nagpa-check up po kasi ako nun. Hindi ko pa ulit naalala ang Green Barley nun eh. Nagpa-check up ako nun, pumunta ako sa doktor. Pero ang doktor na pinuntahan ko nun is ENT lang. Pero ang kailangan ko pala talaga dapat is specialista. Endocrinologist. Kaya, nagka-problema ako sa pag-inom ng gamot before. Kaya, yung pagpapa-check up. Tapos yung pagpapa-check up ko din is on and off din dahil hirap sa budget, magkano ang pagpa-laboratories ng sakit na may sakit ng hyperthyroid. Mahal po, mahal ang pagpa-laboratory. Kaya ayun po, one time, ayun nga, ang sabi ng doktor, mataas yung mga result ng mga laboratories ko, 23, 24 TSH. Kaya ayun, may mga ininom akong gamot. Almost 1 year and 3 months po at ako uminom ng maintenance noon, pero hindi siya agad-agad nag-normal. Kumbaga parang yun nga eh, iba-iba yung mga laboratory result ko. Tapos yun, one time, napunta ako ng lung center noon kasi kailangan ko punta ni nanay ko, kailangan siya operahan doon. May nakita ako na kasama niya sa bed na umiinom ng green barley. Doon na ulit ako parang, uminom na ako dati na.
bakit nakalimutan kumayan? So yun, na, dun ako nagising kasi sabi niya, tatlong bote lang yung nainom niya, yung tubig sa baga niya, nawala. Hindi na kailangan butasan yung tagiliran niya para tanggalin yung tubig. So dun na talaga nag-start hanggang sa nagkaroon na kami ng contact ni Upline Marlon. Siya yung nagpakilala sa akin. Pangalawang nag-ano sa akin ng Green Beret at dinala niya ako sa office. So yun, doon ko na tinuloy-tuloy. Sakto doon, pumunta na ako, nagpa-doktor na rin ako ulit eh. Sa endocrinology na ako pumupunta doon. Nakainom na ulit ako ng Green Beret noon bago ako magpa-laboratory. Pag-check doon laboratory test ko, bumaba na ulit siya. So hanggang ngayon, hanggang nung mga nakaraang taon, tuloy-tuloy siya. Normal na siya. Ilang repeat na yung laboratory test ko na normal na siya. At ang kagandahan doon, wala na akong maintenance ngayon. Na dati, kahit kinakailangan kong uminom na maintenance ngayon, stop na. Kasi yun nga, dahil ilang repeat na ng laboratory test ko na normal na siya. So yun. Yun po yung nagawa sa akin ng Health Wealth Green Beret. Tsaka iba po yung pakiramdam eh. Kapag umiinom ka talaga ng green barley, ramdam mo yun. Ramdam mo sa katawan mo yun. Tapos, diyan, natulungan na yung health problem ko ng Health Wealth Green Beret. Pati yung problema ko sa financial, natulungan. Kasi kung dati, bawon ako sa utang, kasala ATM, hindi ko nga alam kung ano yung tsura ng loob ng bangko nun eh. Pero dahil sa Health Wealth, ayan, nagkaroon ng savings. Hindi lang isa ha, dalawa pa. So yun, yun po yung mga voucher checks. Mga check vouchers ko na galing talaga sa Health Wealth simula nung nag-start ako. So ayun po, grabe, yung mga millennials po dyan na nanonood, nako, ang Health Wealth po ay para sa lahat. Hindi tayo mahihirapan na i-introduce yung product. Kasi from birth to all age is pwedeng uminom. Tama po, Ma'am Jo? Tama. Yes. Yung napakala po ng market ng ating na product ng Health Wealth. Kaya, masasabi ko lang po, bago ako magtapos, papasalamatan ko nga po pala yung mga upline ko na laging nakasupport. Especially si Upline Marlon, sila Upline Lorna, sila Upline Malu, and dyan po sila, yung grupo ko po ng ACES. Salamat po sa inyo. And then, papasalamat din po ako na laging nakasupport din ang pamilya po ni Sir Mel Midel at Carla Midel. Ayun, salamat po sa Health Wealth. Salamat kay Ma'am Vicky. Kung wala po ang Health Wealth, hindi ko po alam kung nasaan na ako ngayon. Kung ano nang nangyari sa akin dahil din sa health concern ko. So bago po ako magtapos, gusto ko pong iwan sa inyo na be positive, think positive, and positive things all happen. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Alisa. Tinan mo, ang ganda po ng kanyang testimony, no? I think we...